In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today's Gospel describes the beginning of Jesus' public ministry with the first disciples Jesus calls around Galilee, proclaiming the Gospel of the Kingdom and curing every disease and illness among the people. Let us heed Jesus' call to repentance and follow him. Brethren, let us acknowledge our sins and prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries. You were sent to heal the birthright of heart, Lord, have mercy. Lord, have mercy. You came to call sinners, Christ, have mercy. Christ, have mercy. You are seated at the right hand of the Father to intercede for us, Lord, have mercy. Lord, have mercy. Almighty God, have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. Glory to God in the highest. Thank you.
Son, we may abound in good works. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, and the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. Reading from the book of the prophet Isaiah. First, the Lord created the land of Zebulun and the land of Naphtali. But in the end, He has glorified the seaward road, the land west of the Jordan, and the district of the Gentiles. Anguish has taken him. Dispel is darkness. Have seen a great light. The people who walk in darkness have seen a great light. Upon those who dwell in the land of gloom, a light has shone. You have brought them abundant joy and great rejoicing, as they rejoice before you as at the harvest. As people make merry when dividing spoils, for the yoke that burdened them, the pole on their shoulder, and the rod of their taskmaster, you have smashed, as on the day of Midian. The word of the Lord. Thanks be to God. In the name of our Lord Jesus Christ,
that all of you agree in what you say, and that there be no divisions among you, but that you be united in the same mind and in the same purpose. For it has been reported to me about you, my brothers and sisters, by Chloe's people, that there are rivalries among you. I mean that each of you is saying, I belong to Paul, or I belong to Apollos, or I belong to Cephas, or I belong to Christ. Is Christ divided? Was Paul crucified for you? Or were you baptized in the name of Paul? For Christ did not send me to baptize, but to preach the gospel, and not with the wisdom of human eloquence, so that the cross of Christ might not be emptied of its meaning. The word of the Lord. Thanks be to God. And Jesus heard that John had been arrested and withdrew to Galilee. He left Nazareth and went to be with Capernaum by the sea, in the region of Zebulun and Naphtali, that would have been said to Isaiah, the prophet, might be fulfilled, land of Zebulun and land of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles. The people who sit in darkness and see the great light on those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. By the time when Jesus began to preach and say, "Repent, for the kingdom of heaven is at hand." As he was walking by the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew, casting a net into the sea. They were fishermen. He said to them, "Come after me, and I will make you fishers of men." At once they left their nets and followed him. He walked along from them, and saw two other brothers, James the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with their father Zebedee, mending their nets. He called them, and immediately they left their boat and their father and followed him. He went around all of Galilee,
preaching in their synagogues and proclaiming the gospel of the kingdom and curing every disease and illness among the people. The gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Sumayin niyo ang Panginoon. Si Jesus ay nanirahan sa Kapernaum. Alam po natin na si Jesus ay isinilang sa Bethlehem. At pagkatapos po ng flight to Egypt, nung sila'y bumalik sa Israel, si Jesus ay nanirahan sa Nazareth. At yung kanyang tatlong buong taon, ito po kasi yung tinatawag natin public ministry of Jesus Christ, ay siya'y nanirahan sa Kapernaum. Siguro ay magtatanong tayo kung bakit si Jesus ay nanirahan sa Kapernaum. Kung kami po ay pumunta sa Kapernaum, meron silang isang lugar na medyo kanilang in-excavate. Nandun po yung itinuturo na isang bahay, malaking bahay ng kapanahon na yun, na pinaniwalaan na bahay na nanay ni San Pedro. So yung po mga apostol na tinawag ngayon sa araw na ito, yung apat, ay mga taga-Kapernaum. Si Pedro, si Andres, si Santiago, at si Juan. Yan ay mga taga-Kapernaum. So bahagi ulit po na kung saan ay pinili ni Jesus ang Kapernaum sa patuloy na po na ipinahayag sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Isaias at binigyan pansin niyo po ng ating Ebanghelyo ang sabi na ay Kapernaum by the sea. Kung ito siya po hindi naman sea, hindi dagat, kung ito po ay lake, ang tawag na ay Sea of Galilee, pero yun po ay Lake of Galilee. Hindi po alat na tubig, kundi tabak na tubig, katulad ng Laguna de Bay. Yan ay lake. So, ngayon Lake of Galilee ay noon ang panahon ko sa iyo. Yung super highways, ngayon meron tayong Estex, meron tayong Index, meron kayo tayong Stafford, yun ang mga super highways natin ngayon. Noong unang panahon, yung pinaka-highway ay ang dagat. Yun ang pinaka-mabilis na pamamaraan ng pagkilos noong panahon ni Jesus. Kaya doon mo kung mapapansin ito, yung ating old, mga old towns natin, ay kalimitan din po, ay malaking bahagi po ng ating mga bansakpayan ay nasa tabing dagat. Yung mga old town natin, yung mismo kinalalagyan ng ating old town ay mga malalapit sa dagat. Kasi yan yung kalimitan tahanan ng mga naglalakbay. So lalo-lalo na po 2,000 taon na nakalilipas. Kaya ito rin yung pangyan, ito rin si Jesus na homeboys sa panahon ng kanyang pangarap para madali niya may palaganap ng mabuting balita ng pagliligtas ng Diyos. You must remember, 3 years lamang ang inilagi niya sa kanyang public ministry. Pero isa ko sa mga kadahilanan kung bakit Kapernaum ang pinili niya ay katulad din po ng pinahayag sa banal na kasulatan. Bilang kaganapan
na ipinahayag ni Propeta Isaias. Ngayon, itong lugar na ito ay makatagpo ng isang dakilang liwala. Ito po kasi ay outskirt na ng pananampalatayang Hudyo. Yung ang tawag nito ay Galilee of the Gentiles. Narito ang maraming mga hindul. So dahil sa pamagitan ni Jesus, nakatagpo nila ang liwanag na walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ng kanyang pangaral na ipapaliwanag ni Jesus ang tungkol sa ating pananampalataya. Kaya ngayon sinabi ko rito, ano sabi rito, Lamb of Zebulun and Lamb of Naphtali, the way to the sea, beyond the Jordan, Galilee of the Gentiles, the people who sit in darkness have seen a great light. On those dwelling in a land overshadowed by death, light has arisen. At sino yun? Walang iba kundi ang ating Panginoon, Jesucristo. At sabi na po, sa pag-aaral sa optical physics, na kapag tayo ay lumalapit sa liwanag, nawawala yung anino. Mas lumalayo ka sa liwanag, mas lumalaki ang anino. So kinakailangan, kung nais natin makita talaga yung tunay na katatayuan natin, kinakailangan lumapit tayo sa liwanag. At walang iba kundi, sino itong liwanag nito, walang iba kundi ang aking Panginoong Jesucristo. Para tunay na magamayan tayo. Makita natin yung tunay na kalakayuan. Kung paano ang Kapernaum ay nagdulot ng liwanag gawa ng Jesus, nawa po maliwanagan din tayo sa ating pagtulos sa araw-araw nito. Pero po, yung po itinagdag ng misteryo natin, yung misteryo ng liwanag, ay isa rito ulit, ay ang misteryo na pagpapahayag ng mabuting balita ng kaligtasan. At ito ang reference ng pinanggalingan ng liwanag, ang liwanag na nagsumikap na makita sa Kapernaum. At ulit po naman, kinakailangan natin yung panay na pinapahayag na aming magawad. Bakit? Sabagat katulad yung po ng damdamin na pinahayag sa ikalawang pagbasa. Sa ikalawang pagbasa, nakita po natin yung pagkakadismaya ni San Pablo sa simbahan ng Corinto, sa kanyang sulat sa mga taga-Corinto. Anong sabi niya? A church the Bible. Anong sabi niya San Pablo sa ikalawang pagbasa? May mga nagsasabi na sila ay kay Apollo. May nagsasabi na sila ay kay Pablo. At may nagsasabi naman na sila ay kay Kristo. Kaya ano sabi ni Pablo? Is Christ the Bible? At nakalang mag-isipin na hindi lamang po sa simbahan ng Corinto nakakaranas ng division. Kahit na po sa simbahan sa Pilipinas, nagkakaranas ng division. So, para po mawala ang division, kinakailangan natin na lumapit kay Jesus para mabigyan tayo ng liwanag. At ano po ang halimbawa ng division na makikita po natin ang simbahan sa Pilipinas? Bagamat isa po yung pamantayan natin, ang classic example natin ngayon ay alin, yung duwag sa death penalty. Ang pagbibigay ng kaparusahan kamatayan. Alam po natin ngayon ay ang ating gobyerno ay hindi nagbibigay ng kaparusahan ng kamatayan. Wala po tayo ngayong death penalty. Pero mayroon po inilalagay sa batas na ito'y nais nilang ibalik
Pero ang sabi ng sambahan ni Alu, no to death penalty. Hindi tayo pumapayag sa pagbibigay ng kaparusahan ng kamatayan. Bakit? Una, sabagat ang binibigyan natin ng pagpapahalaga ay ang biyaya ng buhay. Yun ang mahalaga. Ang pagpapahalaga sa biyaya ng buhay. That is a literal right to life. Na ang saking ng kapangyarihan lamang na magbigay at umami ng buhay ay walang iba kundi ang Diyos. Ang Diyos lamang ang may bigay at siyang kukuha ng buhay. At tayo ay walang karapatan na kumuha ng buhay. Ni ang gobyerno ay walang karapatan na kumuha ng buhay. Kaya ako yung ating pagpapahalaga ay pagpapahalaga natin ngayon mula sa sinapupunan ng kanyang ina, hindi tayo pumapayag ng abortion hanggang sa mercy o euthanasia. Kasama na dyan ang death penalty, ang pagbibigay ng kapangyarihan sa gobyerno na magparusa ng kamatayan. So, bakit yung preeminence of the leap of life, ang pagpapahalaga sa buhay ng tao. Pangalawa, sabi mo ng iba ay ito ay solusyon, yung tempe natin ang solusyon sa problema na hinaharap ng lipunan sa kasalukuyan. Ano yung problema? Criminality. Ang solusyon daw ay death penalty. Ano sa ato ng simbahan? Huwag mong gawin solusyon ang problema. So, naghahanap tayo ng solusyon, pero umisa, nakita po natin ang ginagawa natin solusyon ay problema. Hindi natin umisa na lang nakala natin ang sa pagbibigyan natin ng solusyon. Kumisa, hindi natin napapansinahan ang binibigay natin po ng solusyon ay isang problema rin. Bakit? Ang pagbibigay ng kamatayan ay isang problema, hindi isang solusyon. Kasi po, bahagi yung nakusang makita natin na sabi na natin ang kamatayan ay epekto ng kasalanan. Yan ay nagpapaalala sa atin ng pagkakasala.